Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagising ng daddy mo. Tumaka siya dito sa akin. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito na nga ating pakatutukan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Nagulat nga ito si Harry nang marinig niya ang pangalan dito ni Doc Carlos upang dalawin sana ni Harry dito sa EPEC. Subalit ay dito niya nalaman mula dito kay Lynette na tumakas na nga itong si Doc Carlos at wala na siya dito sa EPEC. At kasalukuyan ngang sinaktan ni Carlos ang pulis na nagbabantay sa kanya at kinuha itong kanyang kasuutan bilang pulis upang magpanggap. At dito naman na pinaghahanap na nga ng mga pulis itong si Carlos ngayon. At dito na sinabi ni Harry na bakit nagkakaganito itong kanyang pamilya. Kailan lang na nalaman niya mula dito kay Annalyn na kasabot pala itong kanyang kapatid na si Zoe at hindi niya sukat akalain na matagal na palang alam ni Zoe na buhay itong kanyang ina na si Moira at mas pinili na ilihim ito sa kanila. Samantala, hirap na nga itong si Zoe lalo pat kalat na ngayon sa social media itong kanyang larawan pati na rin dito ni Moira. At kung maibabalik lamang daw niya ang dati, hindi na sana daw ito magtatago itong si Zoe at matatanggalan pa siya dito ng lisensya bilang doctors. At ang sinisisi naman dito ni Carlos ay walang iba kundi itong si Moira dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi daw masisira at hindi mapapahamak itong si Zoe at ganun din itong si Carlos. Kaya dito naman na sinabi at tinanong ni Carlos si Zoe kung gusto nitong manahimik at babalik sa dati at hindi na magtatago ito si Zoe. At dito na sinabi na kung anong daw ang pwedeng paraan at gagawin daw lahat dito ni Zoe. At dito nga binanggit ni Carlos natapusin nga itong si Moira upang sa ganon ay matapos na ang kasamaan nito. Subalit ay hindi naman pumapayag itong si Zoe dahil ina niya pa rin daw itong si Moira. At kahit balik-balik ta rin man ang mundo ay mananatili pa rin ina ito at marami na daw itong sinasakripisyo alang-alang dito nga kay Zoe. At ngayon, ang gustong mangyari dito ni Harry na siya mismo ang hahanap dito sa mag-ama na si Zoe at Carlos upang pasukuin na nga sa mga pulis at huwag nang dagdagan itong kanilang mga kasalanan. At dito naman na nakiusap itong si Harry nang matagpuan niya at nalaman kung nasaan nga itong si Carlos at Zoe na nagtatago. At dito niya pinakiusapan na sana sumuko na lamang sila upang sa ganon ay maitatama pa nila itong kanilang pagkakamali. At dito na paisip itong si Carlos lalo pa ngayon na nalaman na nga dito ni Zoe na siya pala ang pumaslang dito kay Dax at matindi naman ang galit na nararamdaman dito ni Zoe dito kay Carlos sa pag-akala na ang mga pulis ang nakabaril dito sa kanya. Subalit wala siyang kaalam-alam na ito palang si Carlos ang nag-utos ng hitman upang tapusin na nga ng tuluyan itong si Dax. Dahil hindi nga daw kakayanin dito ni Carlos na mapapangasawa daw di umano ni Zoe itong si Dax dahil sanggano at kriminal din ito. At dito naman na sinabi ni Annalyn na sana raw ay mahuli na at pagbayarin itong si Zoe sa lahat-lahat ng makasalanan na pakipagsabuatan dito nga kay Moira. At dito na ibinunyag ni Noshiji na matagal na palang alam dito ni Zoe at nakipagsabuatan at nakipagtulungan siya di umano dito sa mga krimen na ginagawa nga dito ni Moira. At nagulat naman itong si RJ at Lynette sa kanilang mga nalaman, lalong-lalo na itong si Giselle. Kaya dito na ipinaubayan ni Noshi kung anong gawin dito kay Zoe dahil hindi siya mangingialam. Subalit sinabi ni Noshi dito kay RJ na tutulong nga daw siya sa paghahanap dito kay Moira upang sa ganun ay pagbayaran din niya ang pagtangkasa ng pagbastang sa kanya. At maniningil na nga itong si Noshi sa perwisyong ibinigay nga dito ni Moira sa kanya. At dito naman na sinabi ni RJ na napakadelikado kung tutulong daw itong si Noshi dito sa paghahanap kay Moira. Dahil alam naman nila na mapanganib ng tao si Moira lalo pat may hawak nga itong baril. At hindi nga ito nagdadalawang iisip na barilin nga itong si Annalyn buti na lamang ay nasa lag ito ni Giselle at siya nga ang natamaan. At buti at naligtas ito ni Doc Ray Meneses. At ngayon ay mas pinapaigting at pinapakalat na nga dito ni Doc RJ ang paghahanap dito sa tatlong mga kriminal na si Moira, Carlos at Zoe. Dahil ang gusto nito ay pagbabayarin lalong-lalo na itong si Moira. At hindi na nga mapapatawad na siguro ni RJ itong si Zoe dahil sa laki ng pagkakasalan nito sa kanila.
At tahimik naman na naglalakad itong si Zoe na parabang may gusto na siyang gawin at tatalo na lamang o magpasagasa dahil sa bigat ng kanyang mga nararamdaman ngayon na nagtatago nga daw siya at hirap siyang kumilos dahil may mga matang nakatingin sa kanya. At dito naman na napaisip itong si Zoe na tatalo na lamang upang tapusin ang kanyang buhay. Subalit hindi naman makakapayag itong si Annalyn na ganun na lamang. Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.